marahas. Wala na ba talagang paraan upang makamit ang kalayaan? Consumatum est! Noong 19 ng Hunyo taong 1861, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda sa Calamba, Laguna. Merong isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paliwanag ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, pero hindi pa rin ito nakinig. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy at walang ano-ano na nahigit siya ng apoy at namatay. Noong 1882, pumuntang Espanya si Rizal para mapatuloy sa kursong medisina at sumali sa kirusang propaganda. Maaga akong namulat sa kalupitan ng Kastila. Ang pagbitay ng tatlong paring martir ay nabilin sa akin ang mapait na marka at hindi maalis sa aking alaala. Sa angking itsura, di may pagkakaila na siya din ay nakaranas ng pagmamahal. Gamit ang kaalaman, pagsusulat ito ay naging armas ko upang makipaglaban sa mga nanakop sa bansang Pilipinas. Sir Protasio Rizal, naaresto ka namin sa pagsalang pagbuo ng ilegal na samahan. Ikaw ang galay na tulang baralyong sa bagong bayan sa tatatlong po ng Pilipinas. Paalam, bayan kong minamahal. Lupa mo sagana sa sikat ng araw, edeng paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silanganan. Tila ako ay ipinanganak upang sagipin ang aking bayan. Tadhana ko ba ito o sadyang hangarin? Natupad ko na ba ang aking mga pangarap para sa aking mahal na bayan? Masama bang magsilbing tinig sa mga kababayan kong takot mga tuwiran? Consumatum es. Nilisan man ni Rizal ang bayan, ngunit ang kanyang obra maestra ay patuloy na nangibabaw at nakaukit sa mga puso ng sangguniang Pilipino.